So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up? May na naman niya pala to. Mga kahombre ko, bumalik lang ako just to say na putang ina, may mali na naman akong nagawa. And alam niyo, napakabigat ng kalooban ko, mga kahombre ko. Sobrang bigat ng kalooban ko. Ilang araw na akong di natutulog dahil sa katangahan at kabobohan ni makagago na ito. Una sa lahat, mga kahombre ko, nung nagpakita si Wilbert Tolentino ng result niya regarding dun sa allegation na nilagay ko sa video na audio kung saan sinasabi nung audio nung boses na yon na yung drug na nagda-drugs daw si Wilbert and then kung ano-anong ginagawa ni Wilbert. Anong tawag dito? Kung saan-saan siya involved, no? Na negosyo, yung mga ganyan. Nung napakita ni Wilbert Tolentino na siya ay negative sa drug usage at sa kung ano-ano mang masasamang chemical na ginagamit, di ba? Doon ako nagdalawang isip. Doon ko ulit kinontak yung tao sa audio recording na yon. And putang ina, doon ko napatunayan na yon, mga kahombre ko, pumalpak na naman yung source ko. Pangatlo na po sa buong karir ni Makagago, what's up, man? And this is very tough, man, now. Kasi gustong-gusto ko sana makipag-usap kay Wilbert Tolentino kasi putang ina, mukhang, hindi mukha, talagang maling-mali yung mga pinagsasabi ko sa kanya. Hindi, mga kahombre ko, hindi yung mga sinabi ko na si Wilbert ay ganito, si Wilbert ay ganyan, na yung mga sinabi ko, hindi ko na pwedeng ibalik yun eh. Kasi, I mean, nang iinis-inis na, nang asar-asar lang ako sa kanya. Kaso, ang problema kasi yung allegation dun sa audio na yon na inilabas ko, which mali. Kasi syempre, once na nilabas ko yun, ibig sabihin, pinaniniwalaan ko na tama yon, but then it's not, putang ina. Lalo na, mga kahombre ko, yung sinasabi nung video na yon na si Wilbert daw ay nagtrabaho daw ito under kay Wilbert, na may kumpanya daw si Wilbert na illegal, na masama daw tao si Wilbert. So, syempre, nagsasama-sama na yan eh. Kaya pala ako, mga kahombre ko, nung araw na yun kasi, syempre, bago ako magbayad, kasi nagbabayad ako sa mga source ko, nagtanong ako agad, may ebidensya ka ba? Anong ebidensya mo? Diba? May picture ka ba na kasama mo si Wilbert? May picture ka ba na si Wilbert yung mastermind or something, na may picture ka ba ni Wilbert or something na nandun sa opisina kuno mo? Diba? What the fuck? Dun sa kailegalan mo na pinagagawa mo? Diba? Wala siyang mapakita, wala daw. Kaso syempre, naisip ko, putang ina, wala na akong time. Kasi the more natatagal yung paghihintay ko, the more na tatagal yung paghihintay ko, the more na tatagal, na the more na mawawalan ako ng views, mawawala yung hype, di ba? Mawawala yung hype dun sa trend na ginawa ni Cian Gasa. Kasi siya yung una naglabas, di ba? Ng kung ano-anong allegation. So, kinailangan kong segundahan just for the sake of it, just for the hype. Just dahil, yon ay dahil lang sa kalakihang kabobohan ko. Sa sobrang kabobohan ko, mga kahombre ko. Akala ko back in the day, naging matured enough na si Makagago. Instead, naging bobo pala si Makagago. Na naman, lalo. Ito ang problema eh, dito, mga kahombre ko. At ito yung mga pinagsisisihan ko. Akala ko, tang ina, ang nilamo ng sistema ay yung ibang tao. Hindi ko nakikita yung sarili ko. Ako pala yung nilamo ng sistema kasi imagine ninyo, dahil naglabas lang si Cian Gasa ng ganun, I needed to pull out something as well. Kahit na hindi ko naman talaga dinouble check and ripple check kung totoo nga bagat wala na akong pakiputa, nilabas ko lang. Then yun, syempre, that brought out chaos. At syempre, yun yung mali kasi hindi ko naman inaral kung ano-ano yung mga allegation against kay Wilbert Tolentino. But then, putang ina, nilabas ko lang just for the sake of the views, trend at hype. Tanga. There you go. Mistake again. Putang inang yan, mga kahombre ko. Hindi ko na alam.
Kaso, syempre, si Wilbert, hindi ko makausap. Tangina, hindi ko siya talaga makausap. Yun ang problema. Kaya, alam mo yon, Wilbert Tolentino, eto lang ang masasabi ko, mga kahombre ko, tangina, mali ako dito. Kaya nga, binura ko yung mga videos ko. Kasi tangina, napatunayan ko na mali talaga yung mga infos ko. Tangina, kung sino man yung nagtatrabaho sa akin ngayon, mga kahombre ko, na nagbibigay sa akin ng info, ng mga info na yan, sisibakin ko yan. Meron tatlo kasi akong tao na nagtatrabaho sa akin regarding dyan. At tatlong beses na silang pumalpak. So, ito yung third time sibak sila ngayon. Kasi, alam nga namang ipahiya ko, tangina, ito yung isa, ito yung isa. Hindi, I'm not that type. Pero, aaminin ko yan sa inyo in public. Ako ang may mali. That's it. Kasi ako yung amo eh. Ako yung boss nila eh. Ako yung tanga na naglabas. Diba? Ako yung pasikat. Ako yung ganito. Iyan. This what happens. Kapag tanga ka at bobo ka at hindi ka marunong, nag-judge ka agad ng tao. Yun yun. Anyway, mga kahombre ko, Wilbert Tolentino, sana makakausap kita. Hindi ko alam kung kailan kita pwedeng makausap or kung paano kita makakausap. Alam mo yon. Kasi sa nakita ko sa tao na to, mga kahombre ko, ito, inulit ko naman sa mga video. Oh. This guy is good. Again, galing pa sa kaibigan ko na si Merk na this guy is actually good, tangina. Diba? Pero syempre, tangina, nilamon lang din ako ng sistema. So, I am really sorry, Wilbert, kung nakapag-spread na naman ako for the third time ng fake news. Fake info, actually. Okay? I am really sorry na ginamit ko pa tong putang inang platform ko. Pangatlong beses na. Natulfo ako, first. Tas, pinatawag ako ni Mayor Belmonte, pangalawa. Tas, eto. Kaso ito, ako na mismo yung nagpa-feel na mali ako kasi sawang-sawa na akong ipatawag ni Gento. Ipatayo ako na yon. Kaya ako na nangunguna na ako, Wilbert. I am really sorry, man. Sa lahat ng sumusuporta sa kanya, sa lahat ng ka-freshness niya. Guys, I am really sorry. Sobrang mali ako dito, putang ina. Sa totoo lang, kung pwede ko lang siyang makamayan, makita ko siya personally, or kung pwede ko man matawagan. Ulit, kaso syempre, nahiyang-hiya akong kausapin siya. Diba? Kahit mag-reach out man lang. Ang hirap, guys, puta. Ewan ko, man. Masyado nang matindi yung kahihiyan na nangyayari sa buong buhay ko ngayon. Well, hindi naman sa buhay ko, pero sa career ko, sa social media. Dahil sa shit na to. Pero, anyway, you know, shit happens. Pasensya na, Wilbert Tolentino, sa lahat ng damages na ginawa ko sa'yo. Sorry, man. Putang ina, hindi ko yan in-expect. Na mali pala lahat. Putang ina. Hindi pala, putang ina. Kaya pala walang mapakita tong ebidensya. Minsan pala, mga kahombre ko, dapat ang mas pinaniniwalaan yung may ebidensya kaysa sa talkies lang. Mali yun eh. Kaso wala eh. Nadala, hype lang. O, audio, sige nga. Audio man, sige. Para may mas sincerity. Yung pala, mas fake, putang ina. Diyos ko, mga kahombre ko, tulungan nyo na lang ako, no? Kasi, wala naman akong pakialam sa kung anumang isipin ng tao sa akin, isipin ng tao sa kung kanino. Ako, naaawa lang ako sa pinagsabihan ko ng fake news na tao. Which yun si Wilbert. Nakakahiya din naman, di ba? Now, yung shit nila ni Zainab, bahala na sila doon, okay? I still stand na kay Zainab ako. Kaso lang, ang problema dito, mga kahombre ko, syempre, wrong info yung pinagbibitawan ko kay Wilbert. Yun yung problema ko ngayon. Tangina. Anyway, sorry mga kahombre ko. Sorry Wilbert Tolentino, tangina. Sorry man. Yun lang. One love. Good fucking vibes.